Magandang araw po sa inyo mga kapanset. Bago po natin simulan ang kwento sa araw na ito, gusto ko po munang batiin yung mga members ng channel natin. Unang-una si Ma'am Richelle Consay. Kaka-rejoined niya lang po 6 days ago. Next si Ma'am Janet Dalisay. Joined 8 days ago. Si Ma'am Rin, admin po natin. Rin's Archive PH. So, subscribe po sa channel niya. Hi Ma'am Rin, thank you po. Next si Ma'am Gracia, kaka-rejoined lang 23 days ago. Next si Ma'am Irish Bordahe Estrada, joined 24 days ago. Years eh, no? Next si Ma'am, si Sir John Harvey Kakal, rejoined 1 month ago. Tapos yung mga joined months ago, si Ma'am Andrea Gumana, Joan Marie Gorantes, si Miss M, Isaiah Gratil, Marites Newton, and last but not the least, si Ma'am Christine De Leon. So, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. And, yun lang. Sa mga solid kapansit po na patuloy na nakikinig, maraming salamat po sa inyong lahat. So, yun lang. Sana, magustuhan niyo po ang kwento sa araw na ito. Isang magandang araw po sa lahat. Kagaya ng iba, gusto ko rin sanang ibahagi sa inyo ang kakaiba kong karanasan tungkol sa Kalamansi. Ang ibabahagi ko ay nangyari rito sa Maynila. Kasama ko noon ang kambal kong kapatid na si Ondoy. Sabay kami naghahanap ng trabaho. 18 na kami noon. High school graduate lang ang tinapos namin. Si tatay na lang ang kasama namin sa buhay. Wala na kaming kinamulatang ina. Namatay siya dahil sa pagpapaanak sa aming dalawa. Maaga kaming sumuong dalawa ni Ondoy sa mga pagsubok. Si tatay kasi pagsak na ang katawan. May sakit kasi siya. Diabetes. Nasa tumba-tumba na lang. Kaya wala na kaming ibang maaasahan kundi kami dalawa na lang. Sa pakikipagsapalaran naming dalawa sa Maynila, nakita namin ang paskil sa isang kumpanya. Sakto, naghanap sila ng dalawang janitor. Fit naman kami dalawa roon ni Ondoy. Ibinigay namin ang biodata at ibang requirements sa staff. Pero may kulang pa kami. Hinahanapan kami ng urine at blood test. Dahil doon, nagtungo kami sa pinakamalapit na laboratory. Dalawang kanto lang naman daw. Nasa pebandi lang naman din daw. Ang problema, 1,000 na lang yung dala namin noon. Dalawa kami magpapa-examine. Paano kami makaka-uwi kapag nilahat namin ang dala namin pera? Kuya Eloy, ikaw na lang kaya muna. Sabi sa akin ni Ondoy. Pero hindi naman ako makakapayag. Kasi ako yung unang inire. Ako dapat ang unang magpapaubaya. Ganito na lang. Huwag na kaya muna tayo magpa-laboratory. Kain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Kumukulo lang ang tiyan ko noon. Narinig ko rin na umatungon lang siya ng kambal ko. Kaya naghanap muna kami kung saan tatambay. Sa paglilibot namin, nakaamoy kami ng nakakatakam na pamilyar na pagkain. Paborito naming dalawin ni Ondoy. Kung kaya't sinundan namin iyon sa pamamagitan ng paglanghap. Amoy pa lang, nakakabusog na. Nasa tapat lang pala namin ang paresan sa likod ng laboratory na yun. Medyo tago, kaya hindi madali makita. Ang namamahala ng paresan na iyon, itago na lang po natin sa pangalang Mang Paldo. May katulong siyang dalawang lalaki. Mura lang yung pagkain nila roon. Umorder na rin kami ng dalawang kanin. Sa haba ba naman ang biyahe? Tsak, sulit na sulit sa amin yun. Nilantakan namin ang bipares. Sabay sa pagigop, lumagok pa kami ng malambig na soft drinks. Napakalambot ng karne ng baka nila. Sumasabay sa laway ko kapag nilulunok ko. Sobrang sarap ng templa ni Mang Paldo sa pares. Sa huling paglunok ko ng sabaw, hinimas ko ang tiyan ko. Nasolve kami ni Kambal. Pero sabi ko, parang gusto ko pa. Nako, Kuya Eloy, tama na muna. Wala tayong pang commute. Kulang pa tayo ng requirements, Kuya.
Sige na, baka wala tayong mapala niyan, kawawa si tatay. Sabi ni Kambal, noong panahon yun, naisip ko ang ama namin, kailangan naming makahanap ng trabaho. Kasi paano si tatay? Paano yung gastusin namin sa bahay? May natira pa naman sa pera pag uwi. Nakuha na rin namin noon yung laboratory na kambal ko. Kaya naipasa na namin sa kumpanya para kumpleto na si Intoy sa mga kailangan. Samantalang ako, naghahanap ng mahihiraman. Mabuti rin na marami ako naging kaibigan, lalo na noong naging high school ako. Kaya yun, marami ako nalapitan. Sa sumunod na araw, ako na lang mag-isa ang nagpa-test. Subalit hindi maalis sa isip ko yung baka natikman ko sa Paresan ni Mang Paldo. Hinahanap yun ang dila ko. Naglalaway ako na anim yung gusto ko makalunok ulit ng ganong klaseng putahe. Sa halip na dumiretso sa laboratory, nilagpasan ko yun. Pumasok ako sa Paresan ni Mang Paldo. Maaga pa nun, kaya magilaw niya akong pinaupo sa kalilinis pa lang niyang lamesa. Ewan ko, pero noong mga sandaling yun, napapalunok na lang ako ng laway. Kinagat ko ang pangibabang labi. Kakaibang pakaramdam sa tuwing pumapasok ako sa Paresan na iyon. Isa pa sa pinagtataka ko, taguntago yung lugar niya. Naisip ko nga, paano siya matatagpuan ng mga customers? Sayang pa naman, kasi napakasarap ng pares niya. Mang Paldo, bakit dito kayo nagtayo ng Paresan? Sayang naman, kung nasa labas-labas pa sana kayo, baka dumugin pa kayo ng mga customer niyan. Ang sarap pa naman ng pares niyo. Kasabay ng tanong kong yun, nilapag niya ang isang mangkok ng pares sa mesa ko. Tinitigan niya ako. Nanlilisik ang mata na matanda. Pero pagkatapos nun, ngumiti siya sa akin. Nakakaloko, bigla akong kinabahan. Pero natawa naman siya, kaya nakahinga ako na maluwag. Iho, kain na! Habang mainit pa! Tumango ako. Yung tiyan ko, biglang umatungal. Hinigop ko yung sabaw. Nginuya ko yung karne. Grabe, napakasarap. Parang may kakaiba. May something na hinalo sila sa pares nila. Secret ingredient yata nila yun. Hindi ko na inalam kung ano yun. Ang mahalaga, nasasarapan ako sa pares nila Mang Paldo. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na ako sa matanda. Kumuway pa siya sa akin. Sinabi niya pangako na mag-ingat. Napakabait ni Mang Paldo, kaya kinagiliwan ko ang pagpunta roon. Lumipas po yung mga araw. Natanggap kami ng kambal ko doon sa inaplay namin. At kapag break time namin ni Undoy, pumupunta kami magkambal sa likod ng laboratory. Doon kami laging tumatambay. Pero sa pagdaan ng araw, bihira na lang sumama sa akin ang kambal ko. Iba na kasi ang tinitikman niya. Ayaw niya ng pares. Mayroon na siyang partner noon. Syoke, kabilang sa LGBT. Hinututan niya. Pero mahal niya raw yun. Nagsawa na raw siya sa pares ni Mang Paldo kasi pareho lang ng lasa sa tinitikman niya na tawag niyang laman. Pero ako, naadik ang panlasa ko sa pares ng matanda. Patagal ang patagal, tambay na ako palagi sa tagong Paresan ni Mang Paldo. Ang problema ko lang talaga doon, madalas pagkakain ako doon, lagi siya nagnanakaw ng tingin sa akin. Nakakakilabot yun. Binabaliwala ko na lang, ini-enjoy ko na lang yung pares niya. Isang tanghali noon, lunch break, kakasabi lang sa akin ng pares noon. Humingi ako na kalamansi kay Mang Paldo. Wala lang, para maiba lang. Gusto ko lang matikman na maasim yung pares niya. Pero Sir Paul, humindi siya. Wala raw siyang kalamansi. Hindi ako nagkakalamansi dito. Kung ayaw mo ng timpla ko, sa iba ka kumain ng pares. Ewan, hindi ko alam kung na-offend ko ba si Mang Paldo. Hindi ko nalang pinansin. Masama ata yung araw niya noon. Nilantakan ko na lang yung pares. Total, bayad na rin naman. Habang kinakain ko yung pares noon, napansin ko yung sabaw. Yung pares si Mang Paldo noon, parang anlapot. Parang ibang texture. Hindi ka aya-ayang tignan. Parang hindi malinis. Ewan ko, hinayaan ko na lang. Masarap pa rin naman.
kahit paano. Sa sumunod na araw nun, nigbaon ako ng kalamansi. Tulad ng dati, mag-ilaw pa rin akong pinapasok ng matanda sa kanyang parisan. Medyo madami na rin ang customer niya noon. Order ako agad, isang pares at brown rice. Gutom ako noon, wala pa kasing kain. Sa bulsa ko noon, palihim na dinukot ko yung kalamansing baon ko. Siniguro kong hindi makikita ni Mang Paldo yun. Tiniris ko, winisikan ng katas yung pares ko. Subalit napamulagat na lang ako nang unti-unting magbago yung pares. Yung mga nakalutang na karne, unti-unting nagbago noon. Laking gulat ko na yung isang malaking tipak na karne naging daliri ng tao. Yung sabaw na masarap na kulay brown, unti-unting naging malapot na kulay pula. Naging malansang dugo. Sa gulat ko, tinabi ko yung mangkok. Legit na napatali talaga ako. Di bale lang sabihang bading. Pero ganun ang reaksyon ko. Biglaan kasi, sumabog ang itim na bituka, atay, abdo, mata, dila at saka yung daliri sa makintab na sahig. Naghurumintado na rin ang mga tao sa loob. Nagsigawan sila. Ako, inalala ko ang mga nakain ko noong mga nakarang araw. Kitang kita ko na biglang tumakbo si Mang Paldo kasama ng dalawang kasama niyang lalaki. Tumaka sila. Hindi ko na naabutan dahil umikot ang paligid ko. Nahilo ako. Nisuka ako. Pumaliktad ang sikmura ko. Itutuloy ko na sana roon. Pero sa labas ng laboratory ko na nailuwa lahat. Inisip ko ang isang kalamansi na nasa bulsa ko. Gamit noon, pinatakan ko ang lalamunan ko. Doble kanina. Nakaramdam ako na parang may itinataas sa laman sa aking tiyan. Parang yung laman loob ko, isusuka ko na rin noon. Ang dami kong sinuka. Puro mga durug-durug na laman ang nilalabas ko noon. Yun marahil yung mga nakain ko noong mga nakarang araw. Munti ka na ako mapahamak dahil doon. Buti, naagapa naman. Pero yung sayanggaw na tinatawag, kami magkambal ni Undoy, matagal bago natanggal. Tinulungan kami ng isang albularyo na kakilala ng tatay namin. Huli ko nang nilaman na karne pala ng tao yun. Ang balita ko, kinabukasan daw mula na mangyari yun. Naging abandonado na daw agad yung parisan ni Mang Paldo. Yung lugar niya pala na yun, ginawa niyang taguan para makatakas siya sa pulisya. Opo, tama ko yun ang iniisip mga kapansit. Si Mang Paldo, matagal lang wanted sa mga parak. Isa raw siyang serial killer. Marami nang napatay. May record din daw ito na may ginhasa ito ng isang inosenteng bata. Nasa drugs watchlist din ito. Kilala na siya dati pa. Pero sabi ng mga pulis, may binaguro ito sa katauhan niya, lalo na sa mukha niya, kaya hindi na rin daw siya makilala. Hanggang sa ngayon, si Mang Paldo at yung dalawa niyang kasama, hinahanap pa rin ng mga otoridad. Kung saan man sila ngayon, sana usigin sila ng konsensya nila. Sumuko na sila sa kinauukulan. Nga pala Sir Paul, hindi ko alam kung seryoso ba yung pulis na sinabi nito sa akin noon. Ang sabi niya, ang isa rin daw sa binago sa katauhan ni Mang Paldo ay kung dati simpleng wanted lang siya, ngayon isa na rin daw siyang aswang. Hindi ko alam kung totoo ito Sir Paul, pero siguro malaki ang tsansa kasi nga nagagawa niya naman yung gaw. Kaya kayo mga kapansit, mag-ingat sa mga taong nakikilala nyo. Hindi porkit mabait, mapagkakatiwalaan na sila. Delikado na ang mga kriminal ngayon. Kung totoo man na may mga aswang, yari na tayo.